Hello, mommies. Welcome to Marcelli's About Today, Episode 10. So for today's video, ang content naman ng ating mini-vlog ay A Day in My Life. Sa video, makikita nyo nga pala yung mga regular kong ginagawa, if not daily, mga 3 times a week. Isa na dyan yung paglilinis ng cage ng mga aso and pagligo sa kanila. And then mga 2 to 3 times a day, kailangan mong alisin yung kanilang mga poop. And of course, kailangan mo din silang paliguan. Pero hindi yan daily, ha? So after mo na silang paliguan, kailangan tignan kung may mga kutu-kutu na ba sila. So itong tatlong na paliguan ko na ito, ang pangalan nila in order is Ash, Missy, and Marbles. Yung huli dyan, tinakbuhan talaga ako at hinabol-habol ko pa siya bago siya natapos maligo. Makulit kasi ito and mabigat kaya mahirap hulihin. Next ko namang ginawa after paliguan yung mga aso ay syempre nanguha ng sampay kasi magbibilad ulit ako ng mga bagong sampay. O diba? Wash and wear. Kaya yung mga damit ko dyan sa mga vlogs pare-pareho lang din kasi wash and wear nga yung mga damit namin dito gawa ng sobrang init. And of course, since taong bahay tayo, ganyan lang talaga yung mga damit natin pare-pareho. O diba nag-chika pa? Sorry na. So para naman hindi masayang ang ating time at habang tayo ay nanonood ng aking video ay chika muna tayo konti. So yan nga, nung nag-start na rin akong maging taong bahay, dumami na rin syempre yung mga rules ko dito. Dati tulong-tulong kaming lahat kasi lumalabas kaming lahat. Pero ngayon, most of the time, mas marami na akong ginagawa. Pero hindi pa rin nawawala ng trabaho yung mga bata. May mga konti-konting home chores din silang ginagawa after school. And true enough nga, kapag nasa bahay ka, ang dami mong trabaho, pero wala kang sweldo. O diba? Ang saya! Kaya nga, believe na believe ako sa mga full-time mom at sa mga stay-at-home mom na nagkakampana ng maayos ang kanilang mga roles. Saludong-saludo po ako sa inyong lahat. Kaya nga, ang pagiging full-time mom ay isa sa pinaka-sacrificial na trabaho dito sa mundo. Ang masasabi ko lang sa mga full-time moms out there, mommy ka, hindi mommy lang. And of course, hindi natin makakalimutan ang ating coffee break. Importante yan! After naman na paghang ng mga bagong labada, kailangan na nating tupiin yung ating mga damit dyan para may mapaglagyan na naman tayo ng mga bagong dry na mga damit. O, diba? Paikot-ikot lang. Pero ganyan talaga ang buhay. And yun nga pala, for the video lang yung tupi na yan. Yung mga bata talaga ang pinagtutupi ko ng kanilang mga damit. Siyempre, training ground nila yan. Nung tayo nga, diba? O yan, para hindi na tayo bumalik sa tayo. So, after nga ng mga gawaing bahay ay yan na, naligo na ako at rumakit na ako ng konti para naman may pambili ng asukal. At habang rumarakit, nakasalang na ang panibagong labada. So there, thank you for watching. Sa susunod ulit. Bye!